Okay, si Dr. Abel Manalo po muli ito sa Manalo K9 and maraming salamat sa panonood muli. Ang pag-uusapan po natin sa video na ito ay mga papers sa PCCI or AQUPE. So para saan ba yung mga papers na yan? So ito yung itsura ng isang registration paper ng isang aso. Okay, so it's a very nice looking document na merong gold stamp dito. May seal siya, may logo ng Philippine Canine Club Incorporated. And nandito maraming mga detalye. So to give you an idea kung paano ito binabasa, dito sa ibabaw yung may malalaking print, yun yung pangalan ng aso. Okay, so yung pangalan ng aso dito nakasulat ay Kalili of Maishroda. No? So it's a paper of a Jack Russell Terrier na binili namin from somebody and nandito yung birthday niya and yung gender ng aso. Makita rin dito kung sino yung current owner niya. Kung gusto mong ilipat sa pangalan mo yung aso, merong pirma dapat yan dito sa likod. Fill upan mo na lang ito and submit sa PCCI. So dito sa document na ito, makikita ninyo na may mga pangalan ng mga dogs dito sa kaliwa. Ito yung tatay at nanay noong aso na merong registration na ito. So yung tatay nasa ibabaw, yung nanay ay nandito sa baba, yung pangalan ng tatay at nanay and yung kanilang PCCI numbers and yung mga kulay nila. Dito naman sa kanan nila ay yung nanay at tatay nung tatay at yung nanay at tatay nung nanay. So these are the parents, these are the grandparents, and these are the great-grandparents, and these are the great-great-grandparents. Pag red ang nakasulat, mga titled po yan. Philippine Champion or Philippine Grand Champion, nanalo sila sa mga beauty contest ng mga dog shows. Pagka green naman, may green sa ilalim, ibig sabihin nag-produce na yung mga aso na iyon ng mga champions din kagaya nila. So may mga criteria yan para maging champion or sire or dam of merit, no? So basically, this document shows yung family tree nung aso na involved. Another question, is this accurate? We do not know for sure unless there is a DNA sequence or analysis na nakaprint dito and imamatch mo doon sa aso. Kung walang DNA, you cannot be sure na itong document is really the document of a particular dog. There is no way. Kasi kahit lagyan mo ng microchip na isa sa mga requirement dito or isa sa mga pwedeng gawin dito, lagyan mo ng microchip yung dog, yung number ng microchip, ipapares mo dito sa microchip number na nandito. Meron pong gumagawa na kinukuha nila yung microchip doon sa aso at nililipat sa ibang aso, lalo na pag namatay na yung original na aso. So, hindi po sila accurate. Ang value po ng PCCI papers or AQUPE papers, AQUPE is another club na tinayo nung naghiwalay-hiwalay yung mga board of directors o nag-away-away sa loob ng PCCI. That's another story. And nagtayo sila ng sariling registry. These are private registries. I just want to point out na these are non-profit organizations under the Securities and Exchange Commission. Kaya hindi sila government, no? So hindi sila legal government documents. These are private documents. Ngayon, meron din mga registries, yung mga bully organizations or pitbull organizations or iba pang mga dog organizations na meron din silang sariling ganito. Ang pinakasikat sa Pilipinas, yung PCCI papers. And maraming mga naniniwala sa PCCI papers, pero ang problema, hindi nga siya ganun ka-accurate and nabibili po sa Cartimar ito, 1,200 pesos. So, itong aso na to ay pinipresent namin sa Philippine Coast Guard ngayon. Kung kukunin nila yung dogs na yan, hindi po nila kailangan ng PCCI. What I could do if I were a crook is go to Cartimar or any other pet shop or online, ibenta ko itong papers ng Jack Russell na to, and somebody with a Jack Russell na walang papers, bibili niya sa akin ito. Kung gusto ko ibenta ng 2,000 to and may 2,000 siyang to spare, he will pay me 2,000 para magkaroon ng papers din yung Jack Russell niya. It's really no big deal because people have been doing this for a long time already. Of course, it is illegal. Of course, it is fraudulent. Of course, it is not a good idea and I do not recommend it kung gusto mong magkaroon ng maayos na integridad sa buhay mo. So, yun yung tungkol sa PCCI. Kasi merong mga sobrang bilib sila sa PCCI papers na ang value daw ng mga dogs na may PCCI ay mas mataas kaysa sa mga walang PCCI, and that is a load of nonsense. We are selling dogs to Afghanistan, Lebanon, Iraq, the US, and all over the country up to 200, 300, 400,000 pesos na hindi kami hinihingan ng PCCI papers ng mga clients namin because these people know that terrorists and criminals will not be deterred by a PCCI paper on your dog. Ang kailangan dyan, mahusay magtrabaho yung aso mo, mahusay talaga
talaga siya sa ginagawa niyang trabaho para mag-save ng lives and property. Okay, that's all there is na ano para doon sa isang working dog, especially kung working dogs ang pinag-uusapan. So, for me, PCCI papers are only good kung may integrity yung pinagbilhan mong breeder, nakita mo yung mga dogs niya, and he has a reputation to take care of na binild niya ng mahabang panahon na. Other than that, a PCCI paper is nothing but a piece of paper na marami ako nito, nasa bahay lang, nakatambak lang doon sa isang cabinet ko because I do not feel I have any use for it because I'm not joining any dog shows na beauty contest, nor am I joining any sports contest doon sa mga aso ko. Okay, so that's my take on PCCI papers and importance ng PCCI papers. So may nagtatanong na pwede ko bang i-breed yung aso ko? Walang papers? Pwede! Aso mo yan! Kung gusto mong i-breed, kung ayaw mong i-breed, huwag mong i-breed. Simple as that, di ba? And tungkol naman sa mga purebred or hindi, kung purebred ba ang isang aso o hindi, a PCCI paper will not prove that. A PCCI paper will only say that that dog is a member of a particular breed, but it will not say kung may halo ba siyang iba somewhere along the generations or kung accurate ba lahat ng pangalan dito, which was built up over a series of generations or years, di ba? Na hindi mo alam, any one of this could be inaccurate. So, use your common sense, di ba? If you're buying a dog or you're breeding a dog or looking at bloodlines of dog, use common sense. This is worthless kung yung kausap mo ay wala namang integrity. Diba? It's always number one to have integrity, and yung taong kausap mo sa breeding ng dog, selling ng dogs, ay may integrity na pinangangalagaan. That's our video for today. This is Dr. Abel Manalo sa Manalo Canine. Maraming salamat po from Makamot, Binangonan. Mabuhay po kayong lahat. Sabi mo sa akin kung may muta ako or may ano ha, kung anong may dumiba ako sa mukha or what ha.